Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay November 18, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami inililigtas sa lahat ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang, ang biyaya po ninyo ay sobra-sobra sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat din sa aming mga kapatid na aming pong makakasama ngayon upang magbulay-bulay na yung mga salita. Pagpalain po ninyo ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan dahil naniniwala kaming lubos na ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Ito po ay patuloy na tutupad, gaganap, magpapangyari sa lugar na iyo pong pinagsuguan. Kaya minsan pa hinihiling namin na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa bawat nakikinig ngayon ng sagayon mapagpalang aming mga buhay. Salamat sa inyong mga salita na patuloy pong nagbubunsod ng kalakasang espiritual, nagdudulot ng matibay na pananampalataya at nagbibigay sa amin ng matatag na pag-asa. Salamat sa araw na ito dahil alam po namin na mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we as your children are expecting that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Mark 10:51, Tagalog ang Biblia. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" At sinabi ng lalaking bulag, "Rabboni," na tanggapin ang aking paningin. And in Amplified Version, Mark 10:51, and Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Master, let me receive my sight." Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulayan. Ngayon, we all know na ang author po ng Gospel according to Mark is no other than Apostle Mark himself, brethren in Christ. And Apostle Mark, brethren in Christ, known as John Mark, brethren. At ito nga po ang sinasabi po dito, mga kapatid, na ang Panginoon ay sabihin natin nung siya po ay nagmi-ministeryo at siya po mga kapatid ay nangangaral ng salita ng Diyos, ay naroon po mga kapatid yung tinatawag na bulag na tao. At nang makita siya ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanong ng ating Panginoon, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Of course, dahil siya po ay bulag, ang sabi niya, "Rabboni," na ang ibig sabihin, "Master or Guru," na tanggapin ang aking paningin. So remember that God acted according po sa tinatawag po natin na ating kailangan sa buhay. That's why our today's message entitled, "What do you want me to do for you?" Brethren in Christ, marahil ito rin po ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, lalo na kapag nakikita ng Diyos na tayo po ay mayroong pangangailangan sa buhay or tayo man ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay. This can be also the question of our Lord Jesus Christ, "What do you want me to do for you?" And our today's word in which we need to agree, believe, claim and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, brethren in Christ,
or we will just hear it from someone who is teaching and preaching to us, we have to agree it personally, believe it personally, claim it personally, and declare it personally so that there will be manifestations in our lives. Because the only difference among group of believers, brethren in Christ, is the level of their faith. Because if we are aiming ng pananampalataya, atin na pong hangarin ang dakilang pananampalataya upang ito ay magkaroon po ng dakilang manifestation sa ating mga buhay. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word ANEW, Brethren in Christ, ANEW. Dahil mahalaga ho na ito po ang sabihin natin madalas na ginagawa bilang mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, lalo na kapag tayo ay humaharap sa sabihin natin na challenges, difficulties, and hardship in lives, dahil tayo na kanyang mga anak ay usually sa kanya lamang po tayo nananangan at sa kanya lamang po tayo lumalapit. First point, God will do whatever we ask in Him. So, gagawin ng Diyos anuman ang ating hinihingi sa Kanya. Of course, brethren in Christ, sabi nga ng Bible, pag humingi tayo ng tinapay, alangan bigyan tayo ng Diyos ng bato. Pag humingi tayo ng isda, alangan na bigyan tayo ng Diyos ng ahas. So, dito mga kapatid, makikita po natin that God will do whatever we ask. Kaya we need to be specific kung ano po yung ating hinihingi sa Kanya, mga kapatid. Because again, God will do whatever we ask in Him. Second point, God will do whatever we need in Him. Ano man po ang ating pangangailangan sa araw-araw, alam po yan ng Diyos, kasi ang sabi po ng Bible, huwag kayong mga balisa sa anumang inyong kakanin, daramtin, or iinumin, dahil batid na ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang mga bagay na ito. So mga kapatid, tandaan po natin na gagawa ang Diyos, kikilos ang Diyos base sa ating mga pangangailangan sa araw-araw, kung ano po yung ating kakanin, ano po yung ating daramtin, ano po yung ating gagastusin, mga kapatid, para po tayo makapamuhay o mabuhay sa mundong ito, mga kapatid. So God will do whatever we need in Him. And third point, God will do whatever we expect in Him. Kasi bilang mga anak ng Diyos, naririnig lagi natin sa ating panalangin na we as your children are expecting that we will receive the blessings and the grace that you have prepared for us today. Kasi mga kapatid, if we don't expect, we will receive nothing. Kaya mahalaga ho na every time that we come to the throne of grace, to the throne of His mercy, let us expect that we will receive something from God. Kasi hindi naman pwede na tayong lumalapit sa Kanya ay aalis, mga kapatid, or uuwi na empty-handed. Hindi ho ganun ang Diyos. Every time that we come to Him, tiyak na tayo po ay Kanyang pagpapalain at bibiyayaan, mga kapatid. And fourth point, last point, God will do whatever we want in Him. Ano man ang ating mga gustuhin, mga kapatid, kasi iba po yung need sa want. Alam nyo po, minsan may mga desire tayo, may mga dreams tayo sa ating buhay na gusto nating maabot, gusto nating marating, pero tandaan po natin na hindi lamang need ang tinutugon ng Diyos maging yung ating pong want. Hindi lamang ang ating pangangailangan, kundi maging yung ating mga gusto sa buhay. Kasi bilang mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, wala naman tayong ibang ginugusto sa buhay kundi ang mga mabubuting bagay din, maiinam na bagay at magagandang bagay, mga kapatid. Kaya God will do whatever we want in Him. Iyan po man ay dreams,
iyan man po ay desires, iyan man po ay wishes, iyan man po ay mga plano, so God will do whatever we want in Him, brethren in Christ. To sum up of our today's message, which entitled, What Do You Want Me to Do for You? And our today's grace and promises that we tackled, we acronym the word anew. First point, God will do whatever we ask in Him. Second point, God will do whatever we need in Him. Third point, God will do whatever we expect in Him. And fourth point, last point, God will do whatever we want in Him. And these are the acronym of the word anew: ask, need, expect, want in Him, and God will do accordingly sa ating pong hiningi at inilapit sa Kanya, mga kapatid. Kaya we are so much privileged to have God in our lives, brethren in Christ, dahil makikita po natin na hindi naman po tayo talagang ipinapahiya ng Diyos, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Siya po ay laging naroon para po tayo Kanyang biyayaan, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, and we have this privilege, brethren in Christ, as children of God, na anuman ang ating hilingin sa Kanya, anuman ang ating ilapit sa Kanya, tayo po ay tutugunin at pakikinggan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat because we are so much privileged and we are so much grateful as your children, because every time that we come to you, patuloy po ninyo kami pinapakinggan. At whatever, Lord, we ask, whatever we need, whatever we expect, and whatever we want in you, Lord, ito po ang inyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Salamat din po sa patuloy ninyong pagpapala sa amin, Panginoon, sa aming mga buhay, at patuloy din pagpapala sa aming mga kapatid na may mga negosyo, sa aming mga kapatid na may trabaho, sa aming kapatid na nag-aaral, sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, anuman po ang ginagawa. Salamat, God, because ang wika po ninyo, you are going to bless whatever we do with our hands. Salamat dahil wala kaming ginawa na hindi po ninyo pinagpala. Salamat din sa araw na ito dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. At kami na naman po ay magiging blessing sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat din po, O Diyos, sa lahat ng iyong mga anak, born again, Christian, at mananampalataya throughout the world. Dahil in your hands, we are well secured and well protected because we are covered with your precious blood, we are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas, Jesus, dahil ang aming bansa ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa, at aming itinataas ang aming mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete, mga senadors, governors, mayors, captains, councilors, mga kagawad, mga tanod, lahat po ng government officials from national down to local, kasama na rin po, Panginoon, ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Lord, we pray that bless them all with their families, and help them, Lord, to serve people with integrity, dignity, and honesty, and i-abstain niyo po sila, Lord, sa lahat ng gawa ng kaaway, tulad po ng corruption, tulad po ng greediness, tulad po ng selfishness, kundi maglingkod sila na mayroon pong katapatan na puso sa inyo at may pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Salamat, God. Salamat, Jesus. Kami na inyong mga anak bilang kabahagi ng iyong pamilya. We are enjoying, Lord, receiving your blessing, receiving your grace, dahil wala pong humpay ang pagbuhos nito sa aming mga buhay. Salamat, God, because kami ay walang hiningi na hindi po ninyo ipinagkaloob sa aming mga buhay. And this we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.